The International League, Chapter 92. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito ngay labasan na nga ng alas ang dalawang kupunan. Depensa nga dito Shoko at opensiba naman para sa kupunan ng Dream Academy. Kaya naman dito'y mabalik na nga tayo sa laro. At sa pagkakataong ito, hawak-hawak na nga ng kupunan ng Shohoku ang bola at itong si Miyagi ay siya ang nagtitimon ng opensa at wala nga siyang play na ginawa at dito'y nagwika itong si Coach Big. Humingi ng isang timeout ang kupunan ng Shohoku ngunit batay sa pagtitimon itong number 7 na to ay walang play na ginagawa. Ano kaya ang payo sa kanila ng kanilang coach? Ano kaya ang kanilang sikreto na ilalabas? Nakapahiwaga, wika nga nitong si Coach Big. Samantalang dito'y bigla ang pinasa nitong si Miyagi ang bola dito kay Rukawa. At dito nga'y laking gulat ng lahat. Na imbis nitong si Oda ang kumuha sa kanya ay itong si Aikiko Aikawa. At dito nga'y isang posting nga ang nagaganap. At dito yung kumukuha nga ng isang pagkakatong itong si Rukawa upang itaas ang kalamangan. At dito'y pilit nga niyang binabangga itong si Aikiko Aikawa. Samantalang, itong si Aikiko Aikawa ay hindi nga rin nagpapatalo at itong si Rukawa ay napabulong. Nakafocus siya sa panloob na depensa. Pagkakataon ko na to upang bigyan siya ng fade away. Hindi nakatuon ang kanyang lakas upang bigyan pa siya ng isang momentum na mahabol ang isang fade away ko. Wika ni Rukawa sa kanyang isip at dito'y isang bangga at fade away nga ang kanyang ginawa. Ngunit laking gulat nga niya at lahat ng ito ay nasabayan nga nitong si Aikiko Aikawa. Kaya naman dito nga'y huli ka Rukawa! Wika nitong si Aikiko Aikawa at saktong-sakto ang bola pa nga ay nakuha nitong si Buzzer dulot nga ng block na to. Kaya naman napatayo nga itong si Coach Big. Nice one Aikiko, na-check mo ang gagawang fade away nitong number 11. Mahusay, napakahusay ng stop mo. Ganyan nga, huwag mo nang hayaang maarangkada pa yung ace nila. Habang maaga pa ay tanggalin mo na ang kanyang kumpiyansa. Wika nitong si Coach Big. Samantalang dito'y tumatakbo na nga si Buzzer para sa isang pass break ngunit bigla nga niyang tinigil sapagkat alam nga niya na mag-e-execute sila ng isang play at dito nga'y nag-command na nga siya sabay nagwikang Dream Academy, play ulit, gagawa tayo ng isang maayos na play. Wika nitong si Buzzer sabay tingin nga ulit kung sino ang libre at dito'y napabulong ulit siya. Sige, mag-screenan lang kayo sa loob gaya ng ginawa natin. Riggs, bigyan mo ng screen yung dalawang shooter. Makatingin tayo ng magandang pagkakataon dito upang pundusan sila. Wika nitong si Buzzer ng biglang na libre naman itong si Oda sa tres. Kaya naman dali-daling pinasa ang bola sa kanya. Kaya naman napasigaw itong si Ayako. Pigilan nyo! Siguradong titira yan! Huwag nyo ang ayahang makapuntos! Wika nitong si Ayako. Samantalang itong si Oda ay hulumihis nga sa plano nang biglang isang balik na napasa ang kanyang ginawa patungo dito kay Buzzer at itong si Buzzer ay dali-daling inataki ang ring. Ako naman ngayon, ako naman ang pupuntos. Humanda kayo, wika ni Buzzer na isang panlilinlang lang pala nang biglang isang kick out pass nga ang kanyang pinasa patungo dito sa kaliwang bahagi ng tres na kung saan dali-daling pukol ng isang tres itong si Aikiko Aikawa at dito nga'y bang! Pasok nga ang tres itong si Aikiko Aikawa para makuha ang kalamangan at dito'y lamang na nga ng dalawa ang kupunan ng Dream Academy. Kaya naman
hindi na nga magkandamayaw itong mga tagahangan nila. Ayun oh, Dice One, napakahusay ng ginawang play. Lalong-lalo ka na buzzer. Ang husay ng pagkatimon mo doon. Ha, talagang napeke ang lahat at inaakala nila na kay Oda pupunta ang huling tira ho, nagkamali sila. Ang husay mong point guard, sigawan ng mga tagahangan nila. Samantalang dito'y kinakabahang nagwika nga itong si Rukawa. Naku, delikado. Konting oras na lang ang nalalabis sa laro. At ngayon, nakuha na nila ang kanilang momentum. Dulot nga ng 2 threes at 1 block sa akin. Lamang na sila ng 2. At 2 minuto't kalahati na lang ang natitira sa oras. Eto na kaya ang pagbagsak namin. Hindi, wag dapat sumuko sa pagkakataon na to. Pumunta kami dito para manalo kaya. Gagawin namin ang lahat. Bulong ni Rukawa sa kanyang isip na merong pagka-frustrated na rin na nararamdaman ng kaunti. Samantalang dito nga ay mabalik na nga tayo sa laro. At sa pagkakataong ito, hawak-hawak na nga ni Miyagi ang bola. At dito'y nagwika nga siya. Team! Shoko! 1 wheel rotation ang ating gawin. Tignan natin kung talagang makahabol sila gaya ng ginawa ng Iowa Academy nung Inter-High. Ay siyang gawin natin dito sa kalaban nating mga Dream Academy. Wika nitong si Miyagi sabay. Biglang atake nga sa loob. At ang ataking ito ay dali-dali nakapasok sabay. 1 pasa ang kanyang ginawa patungo dito kay Mitsui. At itong si Mitsui ay akmang titira ng 1 threes at dito'y napatalon nga itong si Oda. Kaya naman, dali-dali nga siyang pinaasa ang bola dito kay Rukawa na wala ng bantay. At itong si Rukawa ay nakasilip nga ng magandang pagkakataon upang tumira ng 1 jump shot ng biglang. Nag-adjust nga itong si Bricks kaya nagdesisyon na lang siyang ipaasa ang bola dito kay Sakuragi na libre na nga sa baba. At tama nga siya, itong Sakuragi ay nalibre na nga sa baba. At dito'y dali-daling pinaasa ang bola dito kay Sakuragi ng biglang. Hindi nga ayan na salo ang pasa. At dito'y na outside nga ang bola. At last touch pa itong Sakuragi na dumampi sa bola ang kanyang mga kamay. Ayan naman dito'y labis nga siyang nagulat. Ano? Lumihis ang landas ng bola. Ngunit dumampi pa sa kamay ko. Malas, 1 napakalaking kasalanan para sa akin to. Hindi ko nahawakan ang bola ng mabuti at ngayon lost ball ang kinalabasan. Wika ni Sakuragi na sobrang nagulat nga. Kaya naman dito'y napapito ang referee. Last touch, number 10, Dream Academy ball. Wika ng referee. Kaya dito gay, napakamot ulo itong si Coach Ansay at napayuko. Nako, 1 error. 1 error na nagpabago sa takbo ng laro. Sakuragi, bakit? Bakit hindi mo nasalo ang pasa? 1 pagkakamali at 1 pagkatalo. Malabo nang makakambak pa to. Kung makakapuntos pa ang Dream Academy dito, patay. Talo ang unang laban. Wika ni Coach Ansay. At dito'y makakaraos kaya ang Shohoku. Abangan natin ang susunod na bahagi.